Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Naabot ng Metro Manila ang pinakamababang 7-day average cases sa rehiyon mula Marso nitong 2020. Mula December 6 hanggang December 12, 91 na lang po ang mga bagong kaso kada araw ayon po yan sa Okta Research. At ngayong araw, mas mababa ulit sa 400 ang new cases sa buong bansa. 360 yan. Pero ayon sa DOH, 4 na laboratoryong hindi operational nitong Sabado, habang 5 laboratoryo ang hindi nakapagsumiti ng datos. Pinakamababa pa rin mula May 2020 ang mga aktibo pang kaso na 11,083. Mas marami kasi ang gumaling ngayong araw na umabot sa 519. Mababa naman sa 100 ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi na nasa 61. Inaasahang aabot hanggang 100,000 mga OFW na magbabalik bayan ngayong Disyembre. Pero bago ang inaasam na reunion, kailangan muna nilang mag-quarantine bilang pag-iingat sa hawaan. Yan ang tinutukan ni June Veneracion. Hi guys! I miss you! Makaraan ang 6 na buwan ng pagtatrabaho sa Brunei, nakita rin ang malapitan ni Alvin Ginhawa ang dalawa niyang anak. Pero hanggang sa labas lang ng pintuan ng kwarto pwedeng lumapit ang mga bata. Nasa pangalawang araw pa lang kasi ng home quarantine si Alvin matapos ang kanyang facility-based quarantine na isa sa mga requirements para sa mga returning overseas Filipinos. See you in a few days. Bye. Okay, stay safe. Okay. Love you. Love you. Ang pinagpapasalamat ni Alvin sa susunod na linggo ay matatapos na ang kanyang home quarantine. Kaya pwede na talaga niyang makasama ang kanyang pamilya para ipagdiwang ang Pasko. Nandito ka na, alam mo, malapit na yung pamilya mo. O magkakunting hintay na lang. Nakapag-peace nga ng ilang buwan eh. Sa datos ng Bureau of Quarantine, 4,500 ang mga returning overseas Filipinos na umuwi sa Pilipinas kada araw. Sabi naman ng OWA, inaasahan nila na 80,000 hanggang 100,000 OFW ang mag-uuwian ngayong Disyembre. Habang ang karamihan sa atin ay abala sa paghahanda sa nalalapit na Pasko, may mga kababayan naman tayong paalis sa bansa at pansamantalang iiwan ang kanilang pamilya para sa pangarap na mas maginhawang buhay. Sila ang mga overseas Filipino workers. Hindi inakala ni Ara Villaflor na matatapat pa sa panahon ng Pasko ang pag-alis niya papuntang Jeddah, Saudi Arabia para magtrabaho bilang domestic worker. Unang beses niyang hindi makakasama ngayong Pasko ang nag-iisang anak na inihabilin muna niya sa magulang. Masaya po na malungkot. Kasi po malungkot kasi dalawang taon ko po siyang hindi makikita, pero masaya kasi may bibigay ko lahat ng mga pangangailangan niya. Iyak daw ng iyak ang anak nang magpaalam si Ara na aalis na siya. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako iiyak. Okay lang to kasi para naman to sa anak ko eh. Para sa pamilya ko, sa mga kapatid ko din. Hindi kayo umiiyak sa labas pero sa doon. Wasak. Kasi magpapasko tapos matagal din yung dalawang taon. Siyempre, mahirap din. Naiwan naman ni Nika lumakad sa Ormoc, Leyte, ang kanyang asawa at dalawang anak. Para lang talaga to sa kanila yung ginawa ko para maano ko yung pangangailangan nila. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mula 6 na buwan, pinag-aaralang paiksin pa sa 3 o 4 na buwan ang pagitan ng second dose at pagtuturok ng booster shot. At sakaling maaprubahan, konti na lang ang hihintayin ng mga magpapabooster, lalo na ngayong may banta pa ng Omicron variant. Nakatutok si Ian Cruz. Tanggap na sana sa trabaho bilang driver ng shuttle service ng isang kumpanya, si Jonathan Espeleta. Ang kaso, di pa siya bakunado kontra COVID, kaya naman di pa raw siya makapagsimula. Sa akin po, napilitan talaga ako kasi ayoko talaga eh. Kailangan po sa mga sa trabaho, sa paglabas-labas. Kasi natatakot po talaga ako kasi may higa ako. Ang mag-asawa namang sina Lolo Catalino at Lola Loretta Inota, higit 6 na buwan ang hinintay para makapag-booster na. Yung parating na Omicron ka mo, medyo delikado rin. Kaya sabi ko kay Mrs. Paturok na tayo talaga para ligtas.
sa gitna ng banta ng Omicron variant. Pinag-aaralan ng paiksiin ang booster shot interval na ngayon ay 6 na buwan matapos ang second dose at sa halip gawin ng 3 to 4 months. We also received some advice from some experts worldwide na mas maganda na yung tinatawag nating hanggang hindi bumababa yung ano yung nag-wane yung protection, kailangan bigyan na natin so that it can drastically improve yung protection. Sabi ni Galvez, sapat naman ang supply ng bakuna at ancillaries ng bansa. Nasa 62 million doses pang araw ang bakunang handang iturok ng bansa, habang nasa 56 million doses naman ang parating ngayong Disyembre hanggang sa unang bahagi ng Enero. Nasa Bacoor, Cavite kanina ang mga pinuno ng National Task Force Against COVID-19 para tingnan ang paghahanda ng lungsod sa ikalawang National Vaccination Drive mula December 15 hanggang 17. Target ni Secretary Duque ay 7 million for the 3 days, pero kami ni Secretary tingin namin kaya yan between 7 to 9 million. Higit 96 million na ang naiturok na bakuna sa bansa, kung saan higit 41 million ang may full dose. Higit 158 million naman ang dumating na bakuna sa bansa. Kasama na rito ang 1.5 million na Janssen vaccine na nakatakdang dumating ngayong gabi. Inaprubahan naman ng Asian Development Bank ang $250 million na loan ng Pilipinas, pambili ng dagdag na 40 million doses ng COVID-19 vaccines na magagamit sa mga bata at booster shot ng mga adult. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Nagtutulungan na mga bangkong biktima at nagamit umano sa pangahak ng mga online bank account nitong weekend. Pati anti-cybercrime group ng pulisya, sinabing mas sopistikadong estilo ngayon kumpara sa mga nakaraang online panluloko. Nakatutok si Maki Pulido. Umaga pa lang, nagpunta na si Eugenio De Ocareza sa kanyang BDO Bank branch sa Maynila. Isa raw ang kanyang account sa mga nahack umano nitong weekend at nawalan ng 150,000 pesos. Kaya nagpasya siyang i-withdraw na ang natitira niyang pera. Noong Sabado na diskubre ni Eugenio na nawawala na siya ng pera. Nang buksan ang kanyang email account, nakatanggap siya ng notification na 3 beses daw siyang nag-fund transfer mula sa kanyang BDO bank account patungong Union Bank para sa isang Mark Nagoyo. 50,000 ang bawat fund transfer. Ang nakalistang purpose of remittance, donation. Sabi ni Eugenio, ni minsan hindi siya nag-input ng one-time password na kailangan para sa mga online transaction. Wala rin siyang na-click na link kung saan maaaring nakuha ang kanyang personal information. Bakit may pa OTP pa sila? Eh, na-bypass ang OTP this time. Talaga sabi ko, ano to, bye-bye money na ba to? Kasi nag-go-yo na tayo eh. Hindi nag-iisa si Eugenio. May Facebook page na nga ng mga biktimang nakuna ng pera ang kanilang BDO account at nailipat sa Union Bank account ng isang Mark Nagoyo. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, mas sopistikado na ang istilong ito kumpara sa mga nakaraang panloloko online. Paano na-transfer ang funds without getting the OTP? So itong mga hackers, magaling na sila. Ang gustong malaman ni Eugenio, kailan maibabalik ang pera niya? Kailan sila magde-decide na ibigay? After Christmas? After New Year? Tapos na ang boxing ng pangangailangan ng mga tao. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakikipag-ugnayan sila sa BDO at sa Union Bank para sa reimbursement o pagsauli ng pera ng mga biktima. Wala pang sagot kung kailan, pero sa official statement ng BDO, tinitiyak ng bangko na isasauli nila ang mga natangay na pera ng kanilang mga kliyente. Wala pang detalye sa kanilang pahayag kung ano ang dapat gawin ng biktima. Alam daw ng BDO na sophisticated fraud technique ang nakaapekto sa kanilang mga kliyente at kanilang tinitiyak na nagpatupad na sila ng dagdag na security control. Hiningi na rin nila sa kanilang mga kliyente na mag-update ng mga password. Nakikipagtulungan na rin daw ang Union Bank sa imbestigasyon ng BDO at nagsasagawa na rin ng agarang aksyon. Hindi raw sila mag-aalangang kasuhan ang mga gumagamit ng account para gumawa ng krimen. Iginiit din ng Bankers Association of the Philippines na patuloy silang nagtatrabaho para maging ligtas ang pagbabangko online. Pero nagpaalala rin ng BAP na dapat maging mas maingat sa mga cyber criminal tulad ng hindi pagbibigay ng personal information. Naghain na ang Bayan Muna Party List at si Representative Joey Salceda ng mga resolusyon para imbestigahan ang naganap na hacking sa mga BDO bank account. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.
Higit isang linggo bago magpasko, nakapagplano ka na ba ng mga ihahain mo sa Noche Buena? Eh kung wala pa, eto ilista at mag-budget na ng mga paborito mong handa sa kainan. Yan ang tinutukan ni Maris Umay. Isa sa mga pinaka-inaabangang handaan ng pamilyang Pinoy kada taon, ang Noche Buena. Kaya kahit gipit, hindi nawawala ang kahit simpleng salo-salo pag bisperas ng Pasko. Si Ate Sonia, nagtatabi na raw ng budget para sa Noche Buena mula sa kanyang kita sa pagtitinda ng ulam. Lalo't nung isang taon, hindi nila nagawang makapaghanda dahil sa pandemya. Pagkakataon na nabing magkasama ng mga pamilya, kahit ba konting salo-salo, yun ang parang naging tradisyon namin ng pamilya. Hindi natin maiiwasan na magkumain. Ngayong taon, balak nilang mag-reunion na pamilya. Kaya sa grupo ng sabihin na nating sampu, ano-ano ba ang balak ihanda ni Ate Sonia? Medyo tipid-tipid lang. Kumbaga, magluluto ako ng lumpiang Shanghai. So yun yung common na handang madaling gawin, mura at masarap pa. Spaghetti, pancit. Long life, yun, ang, ano, yun yung talagang sama-sama natin, yung sobrang tamis syempre. Di nawawala sa atin yung fruit salad. E magkano naman ang kakailanganing budget para maihanda ito? Sa lumpiang Shanghai, kailangan syempre ng giniling na baboy. Pwede na raw ang kalahating kilo, nasa 180 pesos. Wrapper na 100 pieces, 70 pesos. Mga gulay gaya ng 1/4 na carrots, isang tali ng kinchay, sibuyas, bawang, dalawang itlog na 10 piso, at harina na 5 piso. Ang total, 395 pesos. Sa spaghetti naman, may nabibiling package na ng noodles at spaghetti sauce sa halagang 119 pesos, kalahating kilo ng giniling na baboy, keso, evaporated milk, at 1/4 ng hotdog. Kailangan din ng sibuyas, bawang at paminta. Wala pang 500, may spaghetti ka na. Balak din daw niya magpansit sa halagang 227 pesos. At fruit salad na kahit medyo mas mahal, special naman daw. Balak na rin daw ni Ate Sonia magminudo na aabutin daw ng 939 pesos. Sa ilan hindi nawawala ang lechon, pero kakayanin pa ba ito ng budget ni Ate Sonia? Sa katulad namin, parang hindi namin kaya yung lechon. Ham na lang po. Pwede na po yun. Masarap po, opo. Tsaka medyo hindi ganong kalakihan ng presyo. Ang ham aabutin daw ng mga 400 pesos. Sa kabuuan, para raw mabusog ang 10 dadalo, aabutin si Ate Sonia ng 2,700 pesos na pinag-iipunan na niya. Hindi sa garbo ng handa na susukat ang saya, lalo na sa panahon ngayon na nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Ang mahalaga lang naman talaga ay may napagsasaluhan habang nakakasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Total, minsan lang naman ito sa isang taon, kaya pilitin nating busugin hindi lang ang ating mga tiyan, kundi lalong higit ang ating mga puso para tunay na madama ang diwa ng Pasko. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Isa sa mga napuruhan ng pandemya ang industriya ng paputok na labis na tumumlay nung nakaraang taon. Ngayon pa lang nakakabawi ang mga nagbebenta nito at meron silang pakiusap sa gobyerno. Narito ang aking report. Naging bahagi ng pagsalubong ng bagong taon ang mga ganitong makukulay na pailaw at nakakabinging mga paputok. Kadikit ng paniniwalang ang mga ito, pambugaw ng malas at pang-welcome ng buenas sa bagong taon. Pero ngayong taon, hindi lang daw malas ang nais itaboy ng mga parokyanong hindi rin nagpapaawat sa pagbili ng mga paputok. Dahil po sa last year, medyo nahigpitan po tayo ng todo, talagang sabik naman din po ang mga individual na consumer na parang yung naririnig lagi namin na line na pailawan naman natin yung air, baka mamatay na si COVID. And sabik na sabik po sila in their own way na makapag-celebrate na rin po ng konti using the fireworks. Ngayong hapon, ganito ang sitwasyon sa tindahan ng mga paputok. Malayo-layo pa naman ang bagong taon, kaya matumal pa ang bentahan. At kung nung salubong sa 2021, halos mabura ang industriya ng paputok at pailaw sa Bukayo, Bulacan dahil sa pandemya, ngayong taon, unti-unti raw silang nakakabangon. Marami ang ngayon pa lang nagpoproseso ng mga permit at lisensya para makapagtinda. Kaya pakiusap nila. At present po, nagpo-proseso pa lang po ang karamihan. Yun po kasing pagdi-decide minsan ng LGU, ng pagbibigay po ng special permit, ay medyo may conflict po kasi doon po sa requirement namin, PNP requires that the special permit should be ahead.
Dahil nga po tatlong araw lang po yung pagtitinda, ang regulasyon naman po ni Mayor, huling araw na rin po sila nag-i-issue. As of now, marami pa rin po nagsasubmit ng mga papers nila sa PNP dahil nga po doon sa late decisions being given by the LGU executives. Ang mga aerial fireworks na nagpapailaw ng langit at mga mahihinang klaseng paputok lang ang papayagang ibenta at gamitin sa pagsalubong ng bagong taon. Ipapatupad pa rin ng PNP ang mga dating panuntunan na Executive Order 28 na inilabas ng Malacanang noong 2017. Bawal pa rin ang mga paputok na may lagpas na 2 grams o 1.3 na teaspoon na lamang gunpowder dahil delikado raw ito. Gaya ng dati, bawal pa rin ang mga paputok na Piccolo, Super Lolo, Whistle Bomb, Goodbye Earth, Judas Belt at Watusi. Mismo mga lisensyadong tindahan ng mga paputok ang nakikiusap. Huwag tangkilikin ang mga bawal na mga paputok na itinitinda sa mga hindi lisensyadong retailer tulad sa Divisoria. Although yung batas ay ni-encourage na ang LGU na magkaroon ng community fireworks display, but they didn't prohibit yung individual except for the LGU kung ibaba niya sa area niya. Ivan Merina Nakatutok, 24 Horas. Naghain ang reklamo sa Ombudsman ang ilang taga General Santos City laban sa polisiya sa pagpapabakuna ng Interagency Task Force o IATF. Sa 5 pahinang reklamo, iginiit ng mga complainant na illegal ang vaccination requirement na nakasaad sa IATF Resolution Number 148B, gayong sa ilalim ng Section 12 ng COVID-19 Vaccination Program Act, hindi dapat requirement sa pag-aaral, empleyo at anumang transaksyon sa gobyerno ang mga vaccination card, kaya hindi ito dapat i-oobliga. Ang sabi ng mga complainant, mahalagang voluntaryong pagpayag ng individual sa pagpapabakuna. Kinwestiyon din nila ang requisitos na regular na pagpapaswab test ng mga empleyado. Napakamahalaan nila ang RT-PCR test at makamagtulak sa mga empleyado para mag-resign. Kabilang sa mga pinapasagot ng mga complainant ay sina Health Secretary Francisco Duque III at Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles. Wala pa silang tugon kaugnay ng reklamo. Dati nagsinabi ni Nograles na malinaw raw na nakasaad sa IATF rules na hindi mandatory ang pagpapabakuna kontra COVID-19. Samantala, muling nagpalitan ng maanghang na pahayag ang 2 miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na sina Health Secretary Francisco Duque at DFA Secretary Teddy Luxin. Pinalagan ni Duque ang pahayag ni Luxin na meron na naman daw nag-drop the ball sa mga transaksyon ng gobyerno. At yan po ang tinutukan ni Leigh Alvin. Malaman ang tweet ni Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr. nitong Sabado. Anya, we dropped the ball again sa alok umano na 50 million na syringe o hiringgilya mula Amerika. Ayon kay Luxin, sinabi niya sa Washington na nangangailangan ang Pilipinas ng mga hiringgilya. May makikipagnegosasyon na raw sana sa Pilipinas, pero di raw ito natuloy dahil sa simula pa lang, tinanggihan na raw ito. Pero tinawag niyang hallucinatory ang gustong presyo ng DOH na 4.7 cents per syringe dahil 7 cents daw ang pinakamura. Hindi pinangalanan ni Luxin kung sino ang nag-drop the ball, pero sabi niya, nangyari na raw ito noon sa Pfizer at Moderna vaccines. Sa panayam ng Super Radio DCBB, sumagot sa kanya si Health Secretary Francisco Duque III. Hindi man ako tinatawagan yan eh. Hindi man ako tumawag sa akin para tanungin eh. Wala man lang courtesy na tawagan ako na tanungin, hindi ba? That we belong to the same administration. Tweet ng tweet ito, hindi man lang ako tawagan. Giit niya, hindi totoo ang mga sinabi ni Luxin. Puro kasinungalingan yan. Hindi totoo yan. Ang gusto ni Luxin, sumunod kami doon sa gusto ng supplier na presyo. Mm-mm. Ay, hindi mo pwede yun. Hindi mo kami gago para gawin yun, di ba? Meron tayong batas dyan, Republic Act 9184. Gusto nila mas mataas yung i-bid nila. Mm-hmm. More than the approved budget contract. 411,500,000 pesos. Mm-hmm. 450 million syringes. Walang katutugan yung sinasabi niya. Nag-back out ka kasi hindi nga maka-supply at that budget. Mm-hmm. Ba't naman kami susunod doon? Hindi mag-graft naman kami. Sa isang press conference, muli siyang nagpasa rin kay Luxin. Ball was dropped again by the Philippines, no? Is absolutely false and without basis. Okay?
because what is this gentleman talking about? So, sorry, but there is no such a thing as dropping of the ball. He probably dropped the ball, but not the DOH. May global shortage ngayon para sa microsyringes na ginagamit sa COVID vaccine ng Pfizer. Sa press release ng DOH at National Task Force Against COVID-19, sinabi nilang dalawang batch ng hiringilya ang binili ng Pilipinas sa pamamagitan ng UNICEF. Kapag kinuwenta, nasa mahigit 3 pesos ang presyo bawat hiringilya. Mahigit 3.6 million ang dumating na, mahigit 300,000 pa raw ang inaasahang dumating ngayong linggo. Ang balancing 40 million ay sa first quarter ng 2022 daw darating. Kahit daw nagka-delay sa delivery ng microsyringes, di naman daw naantala ang pagbabakuna ng Pfizer vaccines dahil habang wala nito ay gumamit ng tuberculin syringe na maliit ding hiringilya. Tiniyak ng DOH na naaayon sa RA 9184 o ang Government Procurement Act ang pagbili nila ng mga hiringilya. Sa panibagong tweet ni Locsin, sabi niya dapat daw sinagot ng profesional ang alok. Pwede raw sinabing hindi pwede at ipaniliwanag kung bakit. Sabi pa niya hindi raw dapat kinukwestiyon ni Duque ang kanyang mga motibo. Dahil nga raw pareho silang taga-administrasyon, kaya ayaw niyang mababoy ang reputasyon ng Administrasyong Duterte. Lea Alves, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy sa paglilibot ang ilang presidential aspirant na nagtalakay rin sa ilang mainit na issue sa bansa. Yan ang sanib pwersang tinutukan ni Darlene Cai at Sandra Aguinaldo. Sa isang consultative meeting ni Vice President Lenny Robredo sa mga kinatawan ng Business Process Outsourcing o BPO sa Cebu City, isa daw sa kanilang kahilingan ang makaboto ang call center agents at iba pang BPO employees na iba ang oras ng trabaho. Sabi ni Robredo, hihilingin niya sa COMELEC na mabigyan ng sariling polling centers hindi lang para sa mga BPO sa Cebu, kundi sa buong bansa, kung saan may 1.2 million na Pilipino raw ang employed. I was very much willing to write COMELEC to petition that COMELEC would put up voting places and to assess what other interventions may be given insofar as the BPO community is involved. Kung hindi mapapagbigyan, it will cause disenfranchisement of voters. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, wala pa silang natatanggap na request sa ngayon. Wala pa raw ganitong nangyayari noon, kaya hindi niya masasabi kung paano ito dedesisyonan ng COMELEC. Sa kanyang speech sa harap ng mga kabataan sa San Andres Sports Complex sa Maynila, hinimok ni Manila Mayor Isko Moreno ang kabataan na makilahok sa eleksyon dahil mahalaga ang kanilang boto. Pero bilin niya, laging maging magalang at may batayan ang sinasabi at huwag din daw basta maniniwala sa napapanood sa social media. We have to do our part, not only as a youth, hindi lang dahil tayo kabataan, kundi tayo ay mamamayan. May obligasyon tayo sa sarili natin at sa lipunan. This is your participation. This is your bet. Sa panayam, sinabi ni Moreno na pabor siya sa hakbang ng COMELEC na ipa-verify ang mga YouTube channels ng mga kandidato para sa 2022 elections. Ito raw ay para maging responsable sila sa pagpo-post ng content. Naglabas din ng manifesto of support ang sangguniang kabataan na lungsod ng Maynila at iba pang youth organizations para sa kanila. Kasama ni Moreno ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong at senatorial aspirants na sina Carl Balita at Attorney Jopet Sison. Sa isa namang press release, tinanong ni Moreno ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung bakit inalis sa bagong labas na 1,000 peso bill ang imahe ng tatlong World War II heroes at pinalitan ng imahe ng Philippine Eagle. Sabi rin ni Moreno, isusulong niya ang pagtatatag ng Department of National History and Culture. Go ahead. Pinangasiwaan ni Senador Ping Lacso ng pagpapatuloy ng public hearing kaugnay sa Senate Bill No. 2322, Talayong Air Vice ang Philippine Coast Guard Law. Dito, hiniling ni Lacson sa Department of Budget and Management na pag-aralang itaas ang sweldo ng mga nasa PCG at ipantay ito sa natatanggap ng militar at kapulisan. And we want to find out first kung may wherewithal ba tayo given the circumstances to give it to them. We want to find out more on the capability or the capacity of government to sustain
the adjustments being sought by the Philippine Coast Guard in this regard. Sabi naman ni DBM Director Grace De Los Santos, pag-aaralan daw nila ito. Sa isa namang pahayag, sinuportahan ni Lacso ng hakbang ng Commission on Elections na maglagay ng verified badge sa mga YouTube channel ng mga opisyal na kandidato. Sabi ni Lacson, may potensyal na magamit ang social media sa disinformation kung hindi mababantayan at maaaring humantong sa maling pagpili ng mga susunod na opisyal. Kaugnay naman sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin na may ahensya ng gobyernong pinalampas ang pagkakataong makakuha ng 50 million na syringes. Sinabi ni Lacson kung patuloy raw ang dropping the ball ng mga health officials sa pagresolba sa pandemya, oras na raw para panagutin ang mga ito. Sa tugon ni Duque kay Locsin, tinanggi niya ang alegasyon ng dropping the ball. Sinunod lang daw nila ang batas kaya hindi raw umubra ang hinihinging presyo ng supplier para sa mga hiringgilya. Inendorso ng local party na Mindoro Bago Sarili o MBS si Senador Manny Pacquiao. Ang MBS ang partidong pinangungunahan ni First District Representative Doy Liachon na tumatakbo bilang gobernador. Sa press conference, sinabi ni Pacquiao na hindi raw siya nababahala kung hindi nangunguna sa surveys dahil marami pa raw ang pwedeng magbago-bago ang eleksyon. Sinagot din ni Pacquiao ang mga bumabatiko sa pamimigay niya ng pera tuwing nag-iikot siya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dati niya na raw itong ginagawa kahit noong hindi pa siya politiko. 2002 ko pa ginagawa yan. Na-highlight lang ngayon yan kasi naging politiko ako noong 2010. Ang panahon na yun, hindi ako pumapayag na ibibidyuhan o ipakita yung... Eh, ngayon lang kasi, nag-i-insist yung mga tao ko na kailangan malaman nila yung mga ginawa mo, yung mga accomplice mo kasi hinahanapan ka ng tao. Ngayon. Iniikot din ni Pacquiao ang ilang bayan sa Oriental Mindoro. Sa Bungabong, nakipagpulong siya kay Mayor Elgin Malaluan at nagsalita sa harap ng grupo ng mga pastor. Nagsalita rin siya sa harap ng mga residente ng Bansod at pumunta sa birthday celebration ni Mayor Ronaldo Morada. Dumiretso si Pacquiao sa bayan ng Pola kung saan sinalubong siya ni Mayor Jennifer Cruz at ng mga residente. Walang public activity ngayong araw si dating Senador Bongbong Marcos. Nasa kanyang regular program naman sa Davao City Disaster Radio si Mayor Sara. Sa isang statement, sinabi ng kanilang team na dapat paghandaan ang inaasahang pag-uwi ng libo-libong overseas Filipino workers para magdiwang ng Pasko sa bansa. Dapat daw ay masigurong ligtas sila sa COVID-19 para ligtas din ang uuwian nilang pamilya. Dumalo naman virtually sa Senate session ngayong araw si Senador Monggo. Darlene Kai, Sandra Aguinaldo, Nakatuto, 24 Oras. Samantala, hindi po tinanggap ng COMELEC Second Division ang tatlong motion for intervention kaugnay sa petisyon para kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Sabi ng COMELEC, kung papayagan nila ang mga motion for intervention, matatagalan ang pagresolba sa orihinal na petisyon para ipakansela ang COC ni Marcos. Lagpas na rin daw sa deadline ang ihain ang mga ito. Ang mga naghain ng mga dinismiss na motion for intervention ay ang grupo ni Attorney Howard Calleja, ang Partido Federal ng Pilipinas at isang grupo ng mga opisyal ng PFP. Si Attorney Theodore Te hindi na magbibigay ng pahayag dahil malinaw naman anya ang desisyon. Hindi naman pabor sa desisyon ng COMELEC si Attorney Calleja pero nirerespeto raw nila ito. Kinukuha pa po namin ang reaksyon ng ibang petitioner. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 12 araw na lang, Pasko na. Ako po si Ivan Mayrin. At ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.